So tonight, we'll study week number six dun sa ating growing one another Bible study series. And so nakaka five sessions na tayo. May mga breaks tayo because of prayer meetings or special occasions. So ito yung second to the last na meeting natin for this Bible study this year. Yung last ay sa Friday, next Friday. So that's December 18. And then ang susunod ay January na. Okay, so mag Christmas break tayo. Okay, so ngayon we'll talk about the enemy of discipleship. We'll talk about indwelling sin. At ano yung kinalaman nito sa discipleship. It really means a lot sa discipleship. So Pastor Marlon, can you open us in prayer? Okay, let's pray. Lord, we thank you sa gabi pong ito. Muli ay meron kaming privilege para magkita-kita at mag-aral po sa salita mo. We commit, Lord, yung time na ito. Ito po yung patuloy na mamuna po sa amin. Kayaan mo yung salita ang patuloy na manibabaw sa aming mga puso. Tulungan mo si Pastor Derek sa pag-facilitate nito. At ang bawat isa ay mag-participate at mag-benefit, Panginoon, sa magandang pag-aaral po na ito na binibigyan niyo po sa amin. Ikaw po ang maluwalhati, O Diyos, ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, so anything na you can share about some of the joys na na-experience niyo kapag engage kayo sa pagdi-disciple. Maaring may intentional na nagdi-disciple sa inyo, o kayo ay intentional na personal na nagdi-disciple sa iba. Parang joy na na-experience niyo na gusto niyo ipagpasalamat sa Panginoon. Na parang kung hindi kayo engage sa discipleship, ay you will not experience that kind of joy. Sige po, anong pinagkapasalamat niyo sa Panginoon na binibigay niya na joy sa inyo when you're engaged in discipleship? You can share a recent experience or siguro dati na kung may nag-disciple sa inyo. Okay. Ako po, ayan. Yeah, siguro po ano, kasi may naalagaan po or mini-mentoran sa church namin. Last year po siya nagsimula. Tatlo silang kabataan, mga young professional pa. Tapos, isang joy sa akin na nakita ko sila na nagpapatuloy sa Panginoon. Yeah. Sila sa ano, sa key leaders ng church. Yung isang inaalagaan ko sa church, may handle na rin siya ng mga kabataan. Tapos, yung isa naman po, ano naman, sa teacher naman siya, ginagawa naman niya, sineshare niya doon sa mga klase niya, yung mga inaaral namin. Tapos, isang joy din po sa akin na ano, sa ngayon po, dumami na po sila from 3, ngayon, 10 na sila. Last week po, nag-invite po sila ng ibang mga young professionals sa aming church. At ayun po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil na ibahagi po din nila yung burden na ano, na kailangan ma-equip kami sabay-sabay sa ministry. Yun. Wow, praise the Lord. Sige, kahit isa pa siguro. Pastor. Yeah, Freddy. Yung pong ano, yung praise the Lord dun sa yung bago magkaroon ng pandemic, nag-start po kami ng ministry dun sa bahay, church house po. Parang kami nila Pastor Marlon, nadama ko po dun yung ano, yung talagang pasasalamat sa Panginoon dahil sa mga bata na talagang uma-attend sila every time na merong Bible study sa bahay. At hanggang ngayon, nagtatanong pa rin yung mga bata kung kailan mag-start ulit. Sabi ko sa pagtaas ng pandemic po. Talagang masarap po ang pakiramdam pag nag-disciple po. Yun lang po, Pastor. So yun, so napakabuti ng Panginoon na talagang ini-encourage niya tayo.
when we spend our time, when we invest our life sa buhay ng iba para matulungan sila na sumunod sa Panginoon. And also, kapag tayo din naman yung nakaka-receive ng tulong galing sa iba para lumago tayo sa buhay Kristiyano. So meron joys, meron ding challenges. So kung nagsisikap kayo ngayon na lumago bilang isang Kristiyano o tinutulungan niyo ang iba na lumago bilang mga Kristiyano, ano yung ilan sa mga main challenges na kinakaharap ninyo? Okay? And how do you respond sa mga challenges na yun? So challenges naman. Kahit sa sarili niyong discipleship, ha? Sa akin po, ano, yung time. Okay. Time. Minsan po, dahil kung magkakaiba ng field, magkakaiba ng work, parang hindi magkatagpo-tagpo yung oras po namin every time nag-meet. Yun po yung challenge namin na nakaraang taon pa hanggang ngayon. So, ang hirap po nilang i-meet. And minsan, ako din po personally, busy din kasi may work. So, ginagawa ko po minsan is ano, parang minsan kahit gabi na nag-meet kami sa online po, minsan ganyan. Si ano na lang po talaga, parang extend mo na lang yung sarili mo para mag-a-adjust ka na lang para sa kanila. So, yun po yung ginagawa ko. Yeah. So, actually, hindi yung time yung pinaka-problem, right? It's about how we set our priorities. Kasi we make time for something na very important sa atin. Okay? So, iba pa. So, ano yung mga challenges na kinakaharap ninyo as you disciple others? Or kahit nagsisikap ka din na sa personal na discipleship mo? Siguro sa ako din. Nabanggit ko pa sir yung priorities. Isang malaking challenge din sa family din, lalo sa mga kids, sa mga bata, sa mga anak ko. Sila din ay di-disciple ko din. Pero yun nga yung ilang maging seryoso talaga. Na, kasi sila yung kasama ko sa bahay, tapos parang andun yung challenge na baka maging iba yung pakikitungo ko pagka oras ng Bible study o kaya pagka yung father yung nag-disciplina ka na parang andun yung ang hirap pa din ano yun siya anyway, though syempre alam ko naman na yun nga yung seriousness pero andun yung challenge na mahirap din ano sila i-disciple. Okay, meron pa? Meron pa ang gusto mag-share ng yan, challenges. Sa akin po Pastor Derek, dito po sa amin sa trabaho tindahan, nag-disciple po si Ate Mildred, kami po. Sa akin medyo ano po yung challenge po yung sa mga tauhan. Yun nga na parang hindi ko maibigay yung 100% na pag-disciple para sa kanila. Kasi parang isip ko, parang hindi na ako pwedeng, hindi naman ako nagagalit na galit na galit sa mga tauhan. Parang nahihirapan akong minsan pagsabihan na sila na ano, na ganun gawin nyo. May minsan, kailangan kong pigilin sarili ko talaga na. Kasi nga, di ba, nakakagawa rin sila kahit paano ng pagkakamali. Minsan may dishonesty, mga ganun. Pero tuloy pa rin kami ni Ate Mildred sa ano, sa story of pag-disciple sa kanila. Yun ang medyo mabigat po para sa akin. Kaya pag tinawag ako ni Ate Mildred, nagpe-pray na lang ako. Pero siya po nagkukwento. Ako lang po yung nagpe-pray. Kasi parang hindi ko maibigay talaga ng 100% eh. Yun ang pinagpe-pray ko po. Nasa na ako na yung Yeah, for sure. We all face different challenges. Merong maliit na challenge, merong iba talagang
major challenge na you find it so hard to overcome. Pero yung pag-aaralan natin ngayon, talagang it's maybe it's the biggest challenge sa discipleship. Na hindi lang ito external eh. Kasi we're talking about yung kasalanan. Na lahat naman sa atin may kasalanan pa, right? Tama ba? O meron ba dito na hindi na nagkakasala? Okay, buti naman at wala. So, as Christians, so Christiano tayo, nasa atin yung Holy Spirit. We have a new nature, di ba? We are a new creation in Christ. Pero meron pa ring sinful nature na natitira sa atin. So ito yung tinatawag na indwelling sin, yung kasalanan na nakatira pa sa atin. So yung Holy Spirit indwelling sa atin, yung kasalanan also indwelling within us. So at yun yung nakikipaglaban sa atin. Nakikipaglaban sa personal na discipleship natin, nakikipaglaban sa when we try to engage others sa discipleship. And actually, every step of the way sa discipleship ay talagang kalaban natin yung kasalanan. So, yun yung problema. Pero, yung good news of the gospel, sa biyaya ng Diyos, ay kaya nating mapagtagumpayan. Okay? Kaya natin mapagtagumpayan ng kasalanan sa biyaya ng Panginoon. So, open your Bible sa Romans chapter 7 verses Romans chapter 7. Babasahin natin mula verse 13 hanggang verse 25. Okay. Can someone read mula verse 13? Pero bago 'yon, kung titingnan niyo Romans chapter 7, yung verses 1 to 12 dito, I hope you're familiar. Hindi naman natin mabasahin yung verses 1 to 12. Pero sinasabi dito ni Pablo na the law is good. Okay, mabuti ang kautusan. Okay, so sinabi niya 'yon dito. 'Di ba sabi niya sa verse 12, 'di ba? The law is holy and the commandment is holy and righteous and good. Okay? Kaso, yung kautusan ay nagdudulot ng kamatayan sa mga makasalanan na katulad natin. Kasi yung kautusan yung nagpo-provoke dun sa sinful nature na kahit alam natin yung kautusan. Okay? Kahit na alam natin kung anong nais ng Panginoon, alam natin kung ano yung against sa will ng Panginoon, ay pinipili pa rin natin na labanan ang Diyos. And so yun. So, mabuti ang kautusan. Pero, masama ang dulot nito sa atin dahil, hindi dahil sa kautusan, kundi dahil sa pagsuway natin sa kautusan. And then, mula verse 13, na siyang babasahin natin ngayon, ay diniscuss dito ni Paul na bagamat tayo mga Kristiyano ay meron ng bagong buhay, binigyan na tayo ng bagong buhay, sa pamamagitan ng Espiritu at wala na tayo sa ilalim ng pamamahala ng kasalanan, yung kasalanan ay nananatili pa rin na nasa atin. At siyang lumalaban sa anumang effort natin na lumago kay Kristo. Okay, although may mga ano dito, may mga debates sa interpretation. Yung iba sinasabi nila na hindi ito tumutukoy sa mga Kristiyano, ito tumutukoy sa mga non-Christians. Okay? But I still believe na ito ay tumutukoy sa personal experience ni Paul nung siya ay nakay Kristo na. Okay? Kasi merong struggle sa kasalanan. Okay? Can someone read mula verse 13? Sino pong gusto mag-volunteer? Pakisabi lang kung gusto niyong basahin Tagalog or English. Meron po bang mag-volunteer o ako yung magtatawag? Kuya Ray, kayo ba? Ako na po. Apo, anong babasahin niyo? Tagalog? Tagalog po. Okay. 13 to 28 po ba? 13 to 25. 25 po. Okay po.
ibig bang sabihin ang mabuting bagay pa ang nagdudulot sa akin ng kamatayan? Hindi. Ang kasalanan ang pumapatay sa akin sa pamamagitan ng mabuti, sa pamamagitan ng utos, sanggayoy na patunayan kung gaano kasama ang kasalanan. Verse 14, ang alam natin na espiritual ang kautusan, ngunit ako'y makalaman at alipin ng kasalanan. Hindi ko maunawaan ang aking sarili sapagkat hindi ako gumagawa ang ibig ko. Pagkus ang bagay na kinasusuklaman ko ang siya kong ginagawa. Ngayon, kung ginagawa ko ang hindi ko ibig, sinasang-ayunan ko na mabuti nga ang kautusan. Kaya hindi na ako ang may kagagawan niyon, kundi ang kasalanang nananahan sa akin. Alam kong walang mabuting bagay na nananahan sa akin, ibig kong sabihin ang aking katawan makalaman. Kayang-kaya kong magnasa ng mabuti. Hindi ko lang magawa ng mabuti ninanasa ko sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting ibig ko kundi ang masamang hindi ko ibig ang siya kong ginagawa. Kung ginagawa ko ang hindi ko ibig, hindi ako ang may kagagawa nito kundi ang kasalanang nananahan sa akin. 21, ito ang natuklasan ko kapag ibig mong gumawa ng mabuti, ang masama ay malapit sa akin. Sa kaibuturan ng aking puso, ako'y nalulugod sa kautusan ng Diyos. Subalit, nararamdaman kong may ibang tuntunin sa mga bahagi ng aking katawan. At ito'y salungat sa tuntunin ng aking isip. Dahil dito, ako'y naaalipin ng kasalanang nananahan sa mga bahagi ng aking katawan. Kahabag-haba ang kalagayan ko. Sino ang magliligtas sa akin sa katawang ito na nagdudulot sa akin ng kamatayan? Ang Diyos sa pamamagitan ni Hesus Kristo na ating Panginoon. Salamat sa Kanya. Wow, salamat Kuya Ray. So ngayon, sasabihin ko kung ano yung verse na titingnan ninyo. Tapos subukan ninyo nasagutin yung mga questions ko. Okay, so una, look at verse 15. Can someone read verse 15? Malinaw lang kung ano yung pinag-usapan natin. Verse 15. Hindi ko maunawaan ang aking sarili sapagkat hindi ko ginagawa ang gusto ko sa halip ang kinasusuklaman ko ang siya kong ginagawa. Bakit daw hindi nauunawaan ni Pablo yung sarili niyang mga ginagawa? Bakit daw? Ba't daw di niya naiintindihan yung mga actions niya? Doon sinagot niya rin naman dahil sa kasalanan na naninirahan sa kanya, sa kanyang katawan. Okay, yung sa verse 15 muna. Okay. Doon muna tayo. Okay, mamaya natin tingnan yung iba. Okay. Bakit daw di niya naiintindihan yung mga actions niya? Kasi hindi niya ginagawa yung ibig niya. Okay. Ano daw yung ginagawa niya? Pagkos ang bagay na kinasusuklaman niya. Okay, kung ano yung gusto niya, yun hindi niya ginagawa. Kung ano yung ayaw niya, yun yung ginagawa niya. So, parang merong, di ba parang, bakit ganon? Okay. Verse 17. Sige, tingnan niya yung verse 17. Damo, sinagot na ni Ryan tuloy yung kasunod. Okay, verse 17. Pakibasa nga.
Sige po, pakibasa. Kahit yung mga naka-off yung camera, pwede po kayo magbasa. 17. Kaya hindi na ako ang may kagagawan yun, kundi ang kasalanang nananangan sa akin. Okay. So ano yung conclusion niya? Bakit daw ano? Bakit daw kabaligtaran ng gusto niya yung kanyang ginagawa? Kasi? Kasalanan. Dahil saan? Dahil dun sa kasalanan na naninirahan o kaya nananahan pa sa kanya. Okay? So, ibig sabihin ba nun na si Pablo ay hindi responsible sa ginagawa niya o hindi siya accountable, hindi siya mananagot sa mga ginagawa niya? Bakit o bakit hindi? Nung sinabi ba niya na ito'y dahil sa kasalanan na nasa akin? Ibig sabihin ba nun na parang tinatanggal niya sa sarili niya yung responsibility o pananagutan sa mga kasalanan na ginagawa niya? Yes or no? Then, kinikilala pa din niya na yung responsible siya sa kasalanan. Yeah. Kasi ay siguro yung recognition niya na yung sin ay nasa nature ng natin, ng tao. So talagang ano siya. Buhay ito na nagkipaglaban dun sa puso isip. Yeah. Yeah. Na ang ganun. May struggle talaga. Okay. So, ano to ah, kailangan linawin natin na hindi ibig sabihin sinasabi ni Paul na ay wala na akong pananagutan dito kasi kasalanan ito ng kasalanan na nasa akin, di ba? Parang hindi na ako 'yun. Although may sinasabi siya dito na it was not I, kasi meron na tayong ano, dual nature, yung spiritual nature dahil sa Holy Spirit at yung sinful nature. Malinaw sa Bible na may pananagutan tayo sa mga kasalanan natin. Okay, we are responsible for that. At malinaw sa Biblia na even believers will give an account to God. Okay, so malinaw yun. Hindi natin pwedeng excuse yung sarili natin para ihabuswelto yung sarili natin sa mga kasalanan na ginagawa natin. So, ang point niya lang dito, katulad na sinasabi ni Pastor Marlon, na yung kasalanan na nasa atin ay talagang aktibo and talaga nakikipaglaban na pwersa sa atin, at yun yung dahilan kung kaya meron na tayong mga bagong desires na nilagay ng Holy Spirit sa atin, yun yung gusto nating gawin na sumunod sa Panginoon, pero nahihirapan pa rin tayo na gawin yun dahil sa kasalanan na nasa atin. So, aware si Pablo kung gaano katindi yung natitirang kapangyarihan ng kasalanan sa atin. Okay? I hope that's clear. Verse 18. Can someone read verse 18? Basa po. Alam kong walang mabuting bagay na naninirahan sa aking katawang makalaman. May kakayahang akong naisin ang mabuti, ngunit hindi ko nga lamang ito magawa. Okay, doon sa sinabi ni Pablo, ano yung sinabi niya doon na meron siya? Ano din yung sinabi niya na wala siya? Ano yung meron siya? Ano yung wala sa kanya? Meron siyang ano? Kuya Freddy? Yung wala po, yung walang mabuting nananaan sa akin. Okay. Walang bagay na mabuting nananaan. Okay, so kung ang tinutukoy doon ay siyempre yung sinful nature ng tao. Okay, siyempre pag Christian, may mabuti na nananahan sa atin. Pero ano, pagkatapos noon, may sinabi siya na ito yung meron siya. Ito yung desire niya. Tapos sinabi niya na, pero ito yung wala ako. So nandun lang din yung sagot. Gusto ko lang
i-express niyo in your own words kung ano yung pagkakaintindi niyo sa sinasabi ni Pablo. Doon naman yung pagnanais ni Paul. Kaya doon yung meron siyang pagnanais na ano? Gawin niyo mabuti. Gawin niyo mabuti. Yes. Kaso ano daw yung wala siya? Yes. Yun nga eh. Wala siyang? Wala siyang ano eh. Yung, parang hindi niya kayang gawin yun. Okay. So, ibig sabihin, wala siya o kaya kulang siya sa kakayahan na gawin. Kung ano yung nais niya na mabuting gawin. Okay? And then, how about verse 21? Can someone look at verse 21? Ito ang natuklasan ko. Kung nais kong gumawa ng mabuti, ang masama ang malapit sa akin. Okay. Actually, meron dong words sa literal na hindi makikita sa Tagalog. Kasi sabi doon, ito ang natuklasan ko. Per sa English, so I find it to be a law. Pag sinabing law, it's like a basic principle na para siyang predictable pattern na kaya naobserbahan ni Pablo. Alam niya na parang ito yung paulit-ulit na nangyayari. Na when I do, I want to do right, evil lies close at hand. So, ano yung gusto niya sabihin dito? So in your own words, ano yung gusto niyang express dito? Ano daw yung law? Ano yung predictable pattern? Na kahit na Christian na siya, ito pa rin yung nagiging struggle niya. So, ano yung gusto niyang express dito about reality ng difficulties na kinakaharap pa rin natin ng mga Christians? You can try personalizing yung sinasabi ni Paul. Na pwede niyang express na hindi lang si Pablo yung ganyan, tayo rin, nakakaranas ng ganito. So, ano yung gusto niyang i-communicate ni Paul? Pastor, parang yeah, may battle. May abang ano? May battle po, parang may war. Kasi nandun yung kalaban, parang parang hindi niya magawa yon. Yeah. Okay. So, in your own words, so nakita mo yung ano, yung battle, yung pakikipaglaban, yung struggle. So, in your own words, paano mo isa-summarize yung struggle na ito ni Pablo? Na when you try to explain sa iba na ang pagiging Kristiyano, hindi ibig sabihin na wala ka ng kasalanan, di ba? So, how will you summarize yung reality ng struggle ni Pablo na siyang reality din ng struggle nating mga Kristiyano? It's like you're trying to express yung doctrine of sanctification na makikita natin sa passage na ito. Yeah. Siguro, isa pong mananampalataya ay hindi na siya namumuhay sa kasalanan. Kundi ang sama ng palataya ay nakikipaglaban sa kasalanan na dahil sa binago na siya ng Panginoon, binigyan na siya ng desire, new heart, and ng Holy Spirit,
meron ng makikipaglaban sa kasalanan. And hindi po ito nangangahulugan ng isang Kristiyano ay hindi na magkakasala. Yeah. Merong, yun nga po, struggle. Mag-struggle na siya dahil binago at magkakaroon siya ng puot sa mga kasalanan ito. Yeah. Okay, so kahit kisano na tayo, nasa atin ay Holy Spirit, we are born again, di ba, meron na tayong new desires, pero it's a reality na merong struggle, merong pagkipaglaban sa kasalanan. Pero katulad ng sinabi ni JM, na hindi tayo nagpapatuloy sa kasalanan. Pero dumating yung time na talagang we find it hard to overcome yung kasalanan, right? Hindi natin pwede sabihin na pag dumating yon ay madali sa atin na mapagtagumpayan yun. Kaya kung titingnan ninyo yung, di ba, sinabi ni Paul, dun sa verse 24, sabi niya, "Wretched man that I am, who will deliver me from this body of death?" Di ba? Dahil nararamdaman natin yung ganong struggle, so ito yung nagtutulak sa atin ngayon na tumawag sa Panginoon. Panginoon, kailangan ko yung tulong mo. Panginoon, hindi ko to kaya. And then, meron tayong confidence na talagang yung tulong ay ibibigay sa atin ng Panginoon. Siya na nga yung nagbayad ng kasalanan natin para hindi na tayo palusahan. So, yung tulong na kailangan natin para mapagtagumpayan yung kasalanan, nanggagaling din sa Kanya. So, ito yung biyaya ng Panginoon. Kaya sabi ni Paul sa verse 25, ano sabi niya? "Thanks be to God through our Lord, through Jesus Christ, our Lord." Okay? So, kaya tayo nagpapasalamat din sa Panginoon. So, personally, kung kayo ang parang, okay, hindi na si Pablo pinag-usapan natin dito. Kayo na, okay, bilang isang Kristiyano. Masasabi mo ba na you can still identify sa struggle na ito ni Pablo? And kung nakaka-identify ka sa struggle nito ni Pablo, sa anong paraan, na nararamdaman mo yung ganong struggle? So, my own experience po, yung passing na aking nagawa, nakapag-isa ako sa Panginoon, akala ko mawawala. Pinapaalala pa rin sa akin every time na ng kaaway na na yung kasalanan kong ginawa noon. Na although sabi na sa Bible na yung mga nakaraan mo ay sinave ka na ng Panginoon doon, na dapat ay huwag mo nang balikan. Pero ang lakas pa rin po ng dating ng evil na pinapaalala niya sa iyo, "Hoy, hindi pa tayo tapos." Hirap pong ganun eh. Kaya hirap na hirap po yung isip ko. Kaya ang sinasabi ko na lang, "Lord, may ginagawa ka sa mga nakaraan kong karanasan." Yeah. Siguro mawawala dito. Yeah. Kailangan ko lang manawak sa Panginoon ng mabuti. Yeah. Okay. So, anyone else? Akin po siguro yung yung labanan sa yung common struggle, yung lustful thoughts. Okay. Yan. Yeah. Dati parang normal lang, no? Hindi ka pa mananampalataya. Pero nung naging mananampalataya ka na, ipag-isa ka kay Christ, parang sobrang grabe po yung labanan po talaga doon. Minsan ayaw mo na talaga siya, parang ayaw mo siyang isipin, ayaw mo siyang gawin, or something na ganun. Pero minsan po talaga, grabe yung labanan. Yung parang minsan di mo kaya, di mo talaga kaya, unless na sama mo talaga yung Panginoon, yung empowerment ng Holy Spirit. So, yeah. Sa akin po, yun po yung struggle. Yeah. Yeah, thank you for your honesty. So mahalaga din yun na sa pagpaglaban natin sa kasalanan na inaamin natin kung ano yung nagiging struggle natin. Sino pa? Sino pa yung nakaka-identify? Yung pag binabasa mo itong sulat nito ni Pablo na pa, parang ako din yun. Parang naramdaman ko din yun. Meron pa? So yung iba talagang sobrang tagumpay na kayo sa kasalanan. Okay, di na kayo nag-struggle. Oh, nahihiya lang umamin. Hindi naman kailangan specific. You'll just describe yung nararamdaman mo doon sa pagkipaglaban na yun. Kuya Ray, may sabihin ba kayo?
Opo. Yung ano po, bingo, bilang isang Kristiyano po, mas nararamdaman ko po yung ano, kahit na mas na-identify ko po yung kasalanan na nagagawa ko. Hindi katulad po nung araw na pakiramdam ko perfect ako pero puro kasalanan na pala nagagawa ko. Kaya ngayon, kumbaga mas maingat, nagiging maingat dun sa paggawa ng kasalanan kasi identify mo na eh, alam mo na talaga yung kasalanan eh. Mm-hmm. Dahil kumbaga hindi ka na kailangan magpatuloy pa at napag-iingatan po. Katulad po yung nasabi ko kanina dun sa disciple namin sa mga tao na parang nag-struggle nga rin po ako. Pinagpipray ko yung pinagpipray namin na sana ako rin na maging 100% na example bilang isang Kristiyano sa mga tauhan ko na hindi ako magagalit. Yan lang po. Okay. So, doon sa passage na pinag-aralan natin, ay ano yung tinuturo nito sa atin ngayon about the nature of sin? Ano yung kasalanan? Diba? And then, tingnan ngayon ninyo na ano yung pagkakaiba nung tinuturo sa atin dito tungkol sa kasalanan sa karaniwang pag-iisip natin tungkol sa kasalanan. Ryan? Napakalinaw dito sa passage natin na we are destined to sin kahit pa Kristiyano na tayo, pero merong pag-asa dahil kay Kristo. Okay. So, yun, lahat naman makaka-relate, pero yun nga, marinaw din sa atin na hindi talaga tayo ihinto sa pangangailangan ng biyaya ng Diyos, ng kabutihan ng Diyos, ng kabanalan ng Diyos. Mm-hmm. Ng pagliligtas ng Diyos, yeah, sa kasalanan. Amen. So yun, so but looking at sin itself, ano yung nakita ninyo na tinuturo sa atin na okay, ito pala yung kasalanan. 'Di ba? Ito pa ganito pala ka tindi, nakaaway o kalaban yung kasalanan. At may ano 'to eh, parang iba dun sa karaniwan nating iniisip when we talk about sin. Pastor, yeah, amen. Siguro po yung ano, yung kung gaano tayo kung deep-rooted yung kasalanan natin, mm-hmm, internally, sa loob. Mas nakikita natin siya sa yung kasalanan at sarili natin sa loob kaysa ng mga kasalanan na nagagawa lang natin. Na parang kahit pa hindi mo nagagawa yung isang kasalanan, pag nararamdaman mo yung kasalanan sa loob mo, parang nakipaglaban ka na ay mali to. Mas na parang nagiging mas malakas yung pandama mo o yung sensitivity mo sa kasalanan. And doon makikita natin kung gaano tayo ka depraved or parang yung kasalanan natin. Kung gaano power niya nito at kung gaano tayo ka-slave nito. Kasi andun pa rin yung pagkakasala natin. Oh. Yun po yung ano po, napansin ko po. Yeah. So, pero tingnan niyo, pag pinag-uusapan ng kasalanan, 'di ba? Usually iniisip lang natin yung mga specific na kasalanan na ginagawa natin. 'Di ba? Halimbawa, nanood ng porn. O kaya nag-isip ng lustful thoughts. O kaya sinigawan yung asawa. 'Di ba? Minsan iniisip natin kasalanan yung mga actions. Yung ginawa natin. Pero yung pinapakita dito ni Pablo na when we talk about sin, mas malalim pala. Hindi lang pala yung bunga ng kasalanan. Yun din pa, meron palang malalim na ugat na talagang nakabaon pa ng malalim sa puso natin. And ito yung ano, ito yung when we talk about sin, hindi natin masyadong pinag-usapan. Kaya kanina, may mga bago akong books dito. Papakita ko lang sa email. So, meron dito isang title. Mine. okay, 500. Ito, The Sinfulness of Sin. Di ba parang sa panahon ngayon, bakit ka magsusulat ng libro tungkol sa sinfulness of sin? Eh, kasalanan nga eh, di ba? Eh, di kasalanan yun. So, but we don't usually talk about
yung nature ng kasalanan ayon sa tinuturo ng Biblia. Kaya mahalaga itong Romans chapter 7. Okay? So, kung ito yung nature pala ng kasalanan, ano ngayon yung dapat yung maging attitude natin towards sin? O ano yung dapat maging attitude natin? Ano naman yung hindi natin dapat maging attitude sa kasalanan? Para sa akin, siguro magandang mag-backread din dun sa chapter 6. Yeah. Na hindi nangangahulugan na magpapatuloy tayo sa paggawa ng kasalanan para abusuhin yung kagandahang loob ng Diyos. So, magandang balikan yung verse 6 na yun. Chapter 6. So, when we're talking about yung ginagawa natin kasalanan, pero when we realize yung lalim ng kasalanan, yung nature ng kasalanan na nasa atin pa, ano yung dapat na maging attitude natin doon sa kasalanan na nasa atin pa? At ano naman yung dapat na hindi ganun dapat yung maging attitude natin? So, kung yung kasalanan na yung nakipaglaban sa atin, di ba? Talagang ino-oppose tayo. So, ano gagawin natin? Siguro po yung proper attitude is i-recognize mo. Okay. Yung weakness mo dun sa kasalanan na yun. Mm-hmm. Yun po siguro. And then yung maling attitude naman or yung maling is yung ano parang hayaan mo lang. Ganun, parang hindi ka nalalaban, parang naging complacent ka dun sa ano. Ganito na talaga ako, di ba? Parang ganun. Dito na lang ako, parang wala na akong magagawa dito. Bahala na si Lord. Parang tao lang, di ba? Imperfect. Sino ba naman perfect? Diba? Yes, bro. Yeah. We make excuses. So parang hindi na lumaban, parang suko na. Di ba? Sige, ayaan na natin yung kasalanan na yan. Wala na tayong magagawa dyan. So, parang ano po, Pastor? Parang nadapa ka sa putikan, nagpagulong-gulong ka pa. Oh, okay. Parang gas nilubog mo pa yung sarili mo. Parang hinayaan mo na lang na bumangon ka din sa kasalanan. Yeah, that's good. Meron pa? Anyone na gustong... Kuya Freddy? Meron po akong nakitang relief na konti dito sa tungkol sa kasalanan. Konti lang? Yes, 1 John chapter 5, verse 17 po. Apo, ano po nakasulad doon? Ang sabi niya, ang lahat ng gawaing di matuwid ay kasalanan. Ngunit may kasalanan hindi hantong sa kasalanan kamatayang espiritual. Mm-hmm. Para pong merong minor sin at major sin sinasabi po. So kung yung mga minor, ano po ba yun? Ano po yung mga kasalanang minor? So yan po ay hindi po muna natin pag-uusapan ngayon. Unahin muna natin yung ano. Syempre, may mga iba-iba namang classification sa mga kasalanan. Pero we're not talking ngayon about mga specific na kasalanan. Pero more on yung general mindset or general attitude na meron tayo. Kasi, totoo yan. Parang kung titingnan natin na, ay, ito maliit na kasalanan lang. Ito, malaki. So, minsan, mas parang aktibo tayo na nakikipaglaban kapag malalaking kasalanan. Ay, hindi ko gagawin yan, di ba? So, pero pagka yung maliliit lang, konting tinatamad lang, o kaya soba-soba ng oras sa Facebook, eh mga ganun na parang naging complacent tayo doon sa mga maliliit na bagay. So, pero kung nakikita natin na mayroong kasalanan na talagang nakikipaglaban sa atin, di ba? So, we're not talking here about kung maliit na kasalanan o malaking kasalanan, pero yung bigat ng kasalanan na nasa puso natin. So, ano ngayon yung dapat maging attitude natin doon? Siguro po, maging seryoso. Yeah, okay. Pagkipagkalaban sa kasalanan. And, kaya nga, ganun ka, yung karito yung kasalanan, sabi nga, sinfulness of sin. Kumbaga, sobrang sama ng kasalanan, wala na siyang mahanap na ilalarawan pa yung sin, sinfulness. Diba yung isang tao, pag masama siya, pwede mo siya ikumpara sa isang hayop, sa demonyo, pero yung sa sin, sinfulness. And sabi nga, sabi ni John Owen ba yun,
kill your sin or sin will kill you. So, dapat maniseryoso po tayo doon. And I think hindi tayo pakampante na dahil nasa leader tayo or pastor, hindi na tayo pagkakasala. O yung maliit na kasalanan ay parang mahayaan lang natin. Kasi minsan, kala natin nakatindig pa tayo na sa tama, and yet mali na pala tayo yung heart natin. And sabi nga yung sin ay parang yung parang ang kalaban ay parang isang leon na hindi mo alam ikaw ay maari niyang lapain na. Ay dapat pakampante kahit sa maliit na kasalanan kasi pwede siyang mas lumaki, mas lumalim pa. Okay. So dahil binanggit mo si John Owen, nandito din yan, yung The Mortification of Sin. So meron ding book dyan. Actually, ang ginamit niya doon na text, yung susunod na passage na titingnan natin. So parang alam mo yung susunod na pag-uusapan natin. Okay, so Romans 8. Galing yung sa Romans 8 verse 13. So open your Bible, so Romans 8 12 to 13. So sinong pwede magbasa? Pwede bang pakibasa? Mga kapatid, wala na tayong pananagutang sundin ang mga hilig ng laman upang mamuhay ayon sa katawang makalaman. Sapagkat mamatay kayo kung mamumuhay kayo ayon sa katawang makalaman. Ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu ang mga gawa ng katawang makalaman, mabubuhay kayo. Yun. So ano sinasabi dito ni Pablo na so ano lang to, next chapter nung pinasa natin passage. Ano sinasabi niya dito na dapat natin gawin sa kasalanan? Doon sa kasalanan na titirapa sa atin. Anong gagawin? Although sinabi na ni JM, so okay lang ulit. Dapat? Pastor Marlon, nag-unmute ka ba? Okay, yes. Sir. Put to death. Patayin yung kasalanan. Okay, patayin. So, ano kaya ilan sa mga specific day-to-day na pwede nating gawin araw-araw para patayin yung kasalanan? Any, kung mag-disciple kayo, di ba, ano sasabihin niyo? Parang tatanungin kayo din disciple niyo na, okay, ano ibig sabihin ng patayin yung kasalanan? So, ano, ano yung mga, pwede kayo magbigay ng mga suggestions? Anong dapat gawin? Kaya, Freddy? Pray as much as you can. Yeah. Lagi mong isipin. Yeah. Humingi ng tulong sa Panginoon kasi ni-recognize natin na hindi natin ito kaya. So, ano pa? Aminin ito. Irish, ano yan? Sige, go ahead. Aminin yung kasalanan. Si Toby ba yan, Toby? Apo, apo. Yeah. So, confess our sin to God and ask for forgiveness. Diba? So, Lord, nagkasala ako sa iyo. Patawarin mo ako. Dapat ba natin gawin araw-araw yan? Amen. Araw-araw? Bakit? Di ba pwedeng once a year? O pag mahal na araw, ha? Ano kaya? Pag Biyernes Santo. At araw-araw kasi? To remind po, para ma-remind po tayo, ma-remind tayo na meron tayong kasalanang pinag-iingatan na malapit. Yeah. Tsaka araw-araw naman tayo nagkakasala, di ba? Kasala. Kala araw-araw. Okay. Okay, ano pa? Sa akin po is ano, accountability part. Yeah. Yeah. Saka po ano, so yung ginagawa ko is nagme-memorize ako ng verse. Okay. Memorize scripture. Yeah. Tapos pagka nakakaramdam na ako ng nagdalabalabon ako sa kasalanan, reset ko yung verse, ipapaalala ko sa akin yung ginawa ng Panginoon. Malaking tulong po. Sinabi yan sa Psalm 119, di ba? I've stored up your word in my heart that I might not sin against you. Tapos yung sinabi mo na accountability, na kasi sabi sa 1 John 1:9, confess our sins to God. Pero
sinabi din sa James 5:16, confess your sins to one another. So, mahalaga na aminin natin kasalanan natin sa ibang tao din. Okay? Ano pa? At humingi tayo ng tulong sa kanila, di ba? To hold us accountable. Okay, ano pa? How about yung role ng church? Yes. Yung gathering ng church. Mahalaga ba yon? So, anong kailangan gawin? Talagang ano, walang absent. Pagka during, napakahalaga nun eh, yung corporate worship natin, worship service. Yeah. Ganyan. So, dun ma-exercise yung pagiging isang pamilya, pati kay Kristo. Yeah, paano mo lalabanan ng kasalanan pagka you are isolated sa church, right? Mm-hmm. Ano pa? Lagi pong ano, yung ay pag-participate po sa mga gawain sa simba, sa church, gayto, sa Bible study, sa prayer meeting, laging paghahandaan po na gayto araw, isipin mo lagi na merong Zoom meeting, merong prayer meeting, para yung find. Oo. So, kayo, invite nyo din yung iba, di ba? Hindi nyo kailangan invite dito so you can like invite them na to study the Bible with you. Okay? So, ang goal naman natin, hindi talaga sobrang dami dito sa Zoom. Mahirap din naman mag-usap kapag sobrang dami. Pero, I hope na makita rin ninyo na it's important na you also gather a group of believers na where na you can study the Word together, you can pray together, you can confess your sins to one another, you can remind each other of the gospel. So, lahat ng kailangan gawin natin. Syempre, dependent sa biyaya ng Panginoon kasi hindi naman natin ito kaya sa sarili natin. Pero yung mga binanggit natin, ito yung means of grace na ginagamit ng Panginoon para labanan natin yung kasalanan. Okay? Ano pa? Ganitong gagawin natin ngayon. So, nakita natin doon sa mga nakakaraang pag-aaral natin na all of us ay tinawag ng Panginoon para tulungan yung mga members ng church na lumago kay Kristo sa pamagitan ng pagtuturo ng salita ng Diyos. Di ba? Pinag-aralan natin yun sa week number 5. And then, sa pamagitan ng pagbibigay ng magandang halimbawa ng buhay natin, pinag-aralan natin yun sa week number 4. So, ngayon, pag-usapan natin, so, I think, yeah, I can, we'll form small groups na siguro ano lang, tatlong groups lang. Okay? Tapos, ang gagawin natin, so pag-usapan ninyo, ito, pakita ko sa inyo yung pag-usapan. So, pag-usapan ninyo to sa grupo, bibigyan ko kayo ng mga passage na pag-uusapan, tapos pagbalik, i-report ninyo sa lahat. Okay? So, actually, just spend maximum 10 minutes dito. Okay. Yan. Okay, so what are some ways, ito pag-usapan nyo na yung kasalanan ay nakapag-threaten sa discipleship sa church. Okay? Kapag lumalabas na yung kasalanan, syempre. At ano yung ilan sa mga paraan na sinasabi ng salita ng Diyos kung paano tayo mag-respond kapag ang iba ay nagkasala sa atin o nalaman natin na nagkakasala sila. Okay? So sa group ninyo, discuss nyo yung mga passage na to. So, ganitong gagawin ko we'll form a group, tapos sasabihin ko sa group, pwede na ninyong kopyahin yung mga passage na yan. Pero bibigyan ko lang kayo dyan ng isa o dalawa na pag-uusapan sa group. Okay? Okay, welcome back. Salamat, Kieran. Sige po. Ayan, so sa pag-uusap ninyo, ano yung paraan na nakaka-apekto yung kasalanan sa discipleship sa church? Ano yung mga negatibong epekto ng kasalanan sa discipleship sa church? Share niyo lang po yung pinag-usapan niyo.
Kunyari, ikaw na po. Pwede nyo nang sagutin pareho. So, ano yung mga ways na nakaka-threaten sa discipleship yung kasalanan? Tapos, ano yung sinasabi nung passage na binasa ninyo na dapat maging response natin doon sa kasalanan na yun? Eh, isa amin po sa Romans 12 po, 12:17-19 na sa sarili po, sa ano ba personal ano po namin, pagkipaglaban sa kasalanan, may lalo po dito yung araw-araw na sa mga taon namin, marami kaming iba-ibang ugali po ng mga tauhan namin eh. So parang mahirap din sabihin na itama sila ng paano ba? Paano ko ba itatama ng hindi nagagalit? Opo, ano po ba sinasabi so, sa Romans 12? Ano yung pinakasama din nun? Yung pong ano, yung wag pong mag-ano ng masama doon sa mga taong nakagawa ng masama sa'yo. Huwag gantihan ng masama. Okay. Opo. Bagos, ano po, pakisamahan daw po ng mabuti lahat ng tao. Yun po, parang even po yung mga tao siguro na hindi mananampalataya, makita sa atin, mga opo, Kristiyano, yung pamumuhay. Opo. Pero let's try to focus kay Ray muna sa relationship sa church. Opo. Kasi ibang dynamics pagka non-Christians na eh. Opo. Parang anyone sa group ha, parang you can reflect ano yung magiging epekto ng kasalanan sa church. Tapos dahil alam natin na ganito yung epekto ng kasalanan, ano ngayon yung sinasabi ng scripture na dapat maging tugon natin doon? You can just summarize kung ano yung pinag-usapan nyo sa group. Okay, hindi nyo kailangan ulitin yung sinabi ninyo sa group. Sino po? At least bawat isang group ay mag-present nung summary lang nung discussion ninyo. Yung sa amin sa Matthew 18:15-20 yung proseso ng yung discipline, pero yung goal nun is to win yung kapatid na nagkasala sa akin o sa kapatid sa Panginoon. So yun, and malinaw naman yung binanggit doon, yung proseso, yung bawat step by step. Yeah. So, yun. Anong gagawin? Na hindi siya agad-agad i-announce sa buong sa church. Mm-hmm. Din tayo na proseso o okay, pagkakasunod-sunod. Yeah. Ano nga yung proseso? To restore yung kapatid na kasala. Anong gagawin sa proseso? Step by step? Kung nagkasala sa'yo, kausapin mo siya. Okay. Eh, hindi nakinig? Hindi nakinig. Magsama ka ng dalawa o tatlo na magiging saksi dun sa pakikipag-usap. Okay. Sino pwede isama? Yung kasamaan sa church. Kasama Christian. Yes. Hindi police o barangay tanod. Hindi police. Hindi.
Hindi pa rin nakinig. Hindi pa rin nakinig. Na-repentant pa din. So, yun. Dadalhin na sa church. Buong church. Okay. Buong church. Hindi pa rin nakinig sa church. So, doon na siya. Ituturing na hindi na kabahagi ng church. So, tatanggalin na siya sa membership ng church. Okay. Pero pwede pa rin umaten. Pwede pa rin. Basta, pero hindi na siya member ng church, right? Hindi na nga lang siya member ng church. Yeah. Sige. Yung ibang group naman. May Galatians 6. Surrender. Naka-mute po kayo, Sir Edgar. Okay. Ayan. sige, yung ano dito, yung pag-usap namin is tungkol doon sa mga kapatid na nagkakasala sa church, halimbawa, sa grupo, na hindi ito dapat na pinababayaan lang, pinagwawalang bahala ng isang miyembro ng iglesia. Napag-usapan namin dito na ito ay isang tungkulin ng bawat isang mananampalataya. Kasi baka isipin na yung si pastor lang, si mga elders lang ang may responsibility dito. Ito po ay pananagutan ng bawat isa. Okay. Bear one another's kasi, burden, right? Kasi sabi dun sa verse 12, magtulungan kayo sa ito. Sa verse 2, magtulungan sa bawat isa. So, mahalaga yung pagkilos ng kabuuan ng iglesia sa pagbabantay sa ganitong sitwasyon o lagayan. Pero may warning doon na babala na gawin itong mahinahon. Kasi kung hindi magiging mahinahon yung pag-approach dito, baka sa halip na maayos, lalong magkaroon ng problema at gumulo. Kaya kailangan dito yung talagang una ipag-pray bago ito ikonfronta o talagang ipabaya natin sa pagkilos ng Diyos. Huwag sa sarili nating kagustuhan lang o kaisipan. Laging nakaagapay yung ginagawa na o yung kapangyarihan ng Diyos sa ating pagkikilos. So mahalaga din yung pagsusuri ng bawat isa. Baka mamaya, yung isa kasi, pinuna yung isa, di mo alam, ikaw naman pala ay kailangan din punahin. Eh parang nagpalitan lang kayo. Na. Kailangan yung pagbabantay sa sarili, personal din na ano yung personal na patotoo ang napakahalaga dito. Kasi kung yung isang pupuna ay kamukha rin yung ganyang pinagawa, ay mukhang walang epekto at hindi mangyayari yung kung ano man yung balak na pagtutuwid o pagtulong do sa kapwa na gawin. Okay. Yeah, thank you. Sa huli nga, yun nga, huli doon, sasabi, sapagkat ang bawat isa ay dapat magdala ng kanyang sariling dalahin. So, ibig sabihin, malinaw na bawat isa sa atin ay mayroong personal na mga problema sa buhay na dapat na bawat isa ay magtulungan, hindi lang yung leader. So yun lang. Yeah, so nakita natin na malaking syempre problema ang kakalapin natin sa kasalanan natin, sa kasalanan ng iba. Pero mayroong paraan na sinasabi ang Jones. Na sinabi niya sa salita ng Diyos na gawin natin as a church. Hindi natin kailangan itong gawin ng sarili lang. So, yung Ephesians 4:32, ang nakasulat naman doon ay tungkol sa forgiveness. Di ba yung power ng forgiveness na kung paano tayong pinatawad ng Panginoon, ay ganun din patawarin natin yung mga kapatid natin na nagkasala sa atin. And then 1 Peter 4:8, di ba, love covers a multitude of sins. Na sa halip na gantihan natin yung kasalanan, ipakita pa natin yung pagmamahal sa mga kapatid natin na nagkasala, even sa pagdidisiplina
ay pinapakita natin yung pagmamahal natin sa kanila. Hindi pinaparusahan, di ba? Hindi sinasaktan, kundi pinapakita yung pagmamahal na galing sa Panginoon. Okay, so yung mga diniscuss natin ng passage, ano sa tingin niyo pinakamahirap na gawin to respond sa kasalanan sa church? Bakit? At ano yung mga pwede natin gawin so that we can grow in that area? Na, personally, ano yung sa'yo na pag ikaw yung sinabi na sa'yo ng Panginoon na okay, ganitong gawin mo, ay sobrang hirap na hirap kang gawin. Halimbawa, yung pag may nagkasala sa'yo, tapos kausapin mo ng sarili na. Diba? Baka siguro iba sa inyo, mas madali na sabihin sa iba, ay kausapin mo nga yun, di ba? O kaya sa pastor, pastor, kausapin mo nga yun. Yung ganun. So, na mahirap sa'yo mag-confront ng kasalanan ng iba. So, anyone, ano yung pinakamahirap sa inyo dito? Sa mga napag-usapan natin, na gawin ninyo. At ano yung pwede nyong gawin para mag-grow ka dun sa area na yon. Ito na yung last, and then we'll close in prayer. Pastor, ako po, personally po, minsan nahihirapan po akong makisama sa lahat. Katulad po, sinabi po kasi dito, makisamahan daw po lahat. Lahat? Tao. Opo. Eh, minsan, nahihirapan po ako pakisamahan lahat. Parang siguro kakasala ako na napipili ko lang minsan yung mga taong mababati ko. Ganun. So doon medyo nag-struggle po ako doon. Okay, ano yung pero, pwede niyong gawin para mag-grow kayo doon sa area na yun? Opo, siguro ano po, unang-una po, papanalangin ko po yung tao na minsan na hindi ko po nababati. Natatandaan po naman po sila. Kasi magbabago yung attitude mo pag pinag-pray mo sila, di ba? Opo. Siguro, meron lang akong bagay na hindi ko na kukuha para sa kanila or yung pagiging malapit. Siguro, o nahihiya ako, ganun. Baka hindi sila mag-respond sa akin. So, magpe-pray ko na lang yun hanggang sa unti-unti akong lalapit sa kanila. Siguro yung okay. Prayer ng Panginoon, mag-respond sa Panginoon sa atin. Yeah, meron ba kayong specific na gustong ipag-pray? Okay, iba. Ano sa tingin yung pinakamahirap dito sa pinapagawa sa atin? Kaya Freddy? Eh, yung lang pong isang sentence lang po yung divided we fall, together we succeed sa church. Kailangan po we always together sa Panginoon. Okay. Wala sa Bible yata yun eh, no? May nasa Bible ba yan? Alam po. Hindi ko alam. Personal yun po. Personal. Baka wala, no? Okay. Pero it's a good proverb na together. Kasi mahirap sa atin na gawin ito na mag-isa. Di ba? May mga bagay dito na hindi naman natin kailangan gawin mag-isa. So, kailangan natin pagtulong-tulungan sa church. Okay? Anyone? Ano pa? Personally, ano yung mahirap sa inyo dito? Siguro, Pas. Okay, Mau. Sige. Yung paglapit ng personally, yung sa tao. And then, yung magsabi ng fault niya. Kasi ako hindi po, sa personal, hindi ako ganun na parang close sa iba. May ilan lang din po kung parang, alam niyo po, yung parang And kung hindi ko po siya ka-close, minsan nani po yung mahirap na part. Kasi parang kasing nandun yung idea na hindi nga kayo close. Then parang meron pang mga idea na mali yung understanding sa pag tinanong mo or tinorek mo siya, parang naging judgmental ka agad. Yeah. And parang condemning ka, mayabang ka, ikaw na yung banal. Pero kahit na yung intention mo ay good, kasi gusto mo na magkaroon ng parang restoration, yung natuto ka na minsan di mo dapat i-post sa FB. Yung mga okay, kaya naman i-post mo pa sa Facebook, ano? Diba? Minsan ko patamaan mo sa Facebook or eBay. Pero ito yung mahirap na, pero inuuti-uti ko po by kunyari po. Siyempre po parang kamusta yung iba
para maging close ko din na parang ayun po. And ayun po, prayer po na talagang i-humble pa ako ni God at makatanggap ng rejection at magpatuloy pa rin na mag parang mag-reach out. And yun pa lang, yun po yung sa akin yung mahirap. Kasi lang yan siguro sa personality ko na hindi po ko ganun ka-close sa iba. Yun lang po. Yun po. Wow, thank you. Sige, last one and then we'll close in prayer. Ryan, may gusto kong sabihin? Yeah. Okay. Yung similar din dun sa nga sharing ni JM. Na yun siguro yung mahirap para sa akin kasi nandun yung parang yun, kailangan talaga mapuno ng prayer. Okay. Yung sarili mo na talagang tanggalin kung ano man yung pride na para kausapin yung tao na nagkasala. And yun nga, pinakamahirap nun kung hindi siya mag-repent hanggang sa umabot na dun sa pagtanggal dun sa ano, sa proseso na kahit na may sinama ka na. Pero yun nga, praise God kung isang approach mo pa lang, talagang nandun na yung nagkasundo na, may repentance at yun, yung glory talaga sa Panginoon. Pero yun nga, yung pinakamahirap siguro yung hanggang sa umabot dun sa proseso na sasabihin na sa church. Though masakit yun, mahirap. Pero yun yung kailangan na dapat gawin. Okay, so yeah, thank you sa participation niyo. This is a difficult topic to talk about. Mas prefer natin wag na lang pag-usapan yung kasalanan, di ba? Lalo na sa church, kahit na alam na natin may mga nagkakasala, pero minsan we become neglectful. And so as church leaders na mamumuno sa pag-disciple sa mga members natin, this is a topic na kailangan natin pag-usapan. And this is missing sa ilang mga discipleship curriculum ngayon. And so, let's ask the Lord for help. Unang-una sa sarili nating pakipaglaban sa kasalanan. And kasi mahirap mag-deal sa kasalanan sa church kung tayo mismo alam natin na we're really struggling and talagang we're not parang hindi tayo nakakalaban ng ayon sa biyaya ng Panginoon. And so let's ask the Lord for help on how to deal with sin sa sarili natin and kasalanan sa church. Okay? Our Father in Heaven, salamat po sa gabing ito. Salamat na pinaalala mo sa amin kung gaano ka tindi yung kalaban namin sa kasalanan sa sarili namin unang-una. Tulungan mo kami, continue to humble us para makita po namin kung gaano kalaki itong kasalanan namin na we are weak and powerless. Kailangan po namin ng tulong mo. And so, Father, you provide enough help na kailangan namin. Give us grace every day to overcome itong mga kasalanan nito. And even as we struggle together as a church, tulungan mo rin kami to make wise decisions and loving actions kung paano po i-deal yung mga kasalanan sa mga kasama po namin sa church. And so Father, I'm praying Lord na even as we deal with yung messiness ng kasalanan, ay mas makita na yung Panginoon, nangingibabaw ang biyaya mo. Your transforming grace, the power of the gospel, and yung faithfulness mo, Panginoon, sa pagpapatawad sa amin, sa pagtulong sa amin, na hindi mo kami talagang pababayaan, hindi mo kami tatakwil dahil sa mga kasalanan namin, kundi salamat dahil sa Panginoong Jesus na siyang nagbigay ng kanyang buhay para kami ay patawarin sa aming mga kasalanan at pagtagumpayan namin at mapatay ang mga natitira pang kasalanan sa puso namin. So, salamat po Panginoon. Thank you for the victory we have in Jesus. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.